what's up mga boss? Welcome back to my channel. So it's me again, Tikoy House. So today mga boss, this video is all about mga question niyo mga boss. So right, I've chosen mga question here sa channel and sasagutin natin. So Q&A to video mga boss. So right, ang mga answers pala na ito mga boss is based sa aking experience. So hindi to based sa iba, based to sa experience. So I've selected mga questions na sasagutin and I hope makatulong sa inyo and meron ko yung makuhang ideas in let's say fish keeping or goldfish keeping. So alright, sasabi ng tulad ng sinabi ko, sasagutin natin yung mga questions nyo sa isang video. So alright, but before that mga boss, yung mga boss natin dyan na hindi pa nakasubscribe, paki-hit subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga videos natin. So alright, so ano pang inintay natin? So, tara, let's go! Alright, first question mga boss is galing kay Christian Harry Halamana. Boss, kanang mag-breeding ka, kailangan babutangan og nitilin blue para iwas bugok sa itlog? Kaya ana akong mga kaila na 90% daw mapusa kung butangan og nitilin blue. Og kanang ng itlog na imong goldfish boss, mag water change gyapon ka or paabuton pa nimo mga 1 week fry a dessert mag water change. Hope matubag nimo boss. Salamat di ay boss from Pardil Masamis Occidental. So right, ang tanong pala mga boss sa Tagalog is kailangan bang lagyan ng methylene blue yung fry na bagong itlog? So right, yung iba mga boss naglalagay talaga sila ng methylene blue. Pero sa part ko, sa experience ko, since napakita ko na sa inyo yung isang method in breeding, in how to breed goldfish, so ang ginagawa ko is hand breed naman ginagawa namin dito. So ang gagawin is since nakadikit na siya sa planggana, so linilinis namin yun gamit yung tubig na galing sa fish pan na paglalagyan natin ng yung stainless na planggana. So yun lang linis namin, hindi kami naglalagay ng methylene blue. And about the water change, hindi din namin mini water change, bali nagdi-drip lang kami ng tubig na hindi naman masyadong malakas para hindi naman masyadong gasto sa tubig, bali drip lang kahit mga, pero dito sa amin yung drip is sa mga from 5 AM kasi binuklose namin yung water dito sa ang supply by 7, so 5 AM to 7 PM or 9 until 9 PM nakadrip yung fry pan ko. So right, ano pa ba, yun na, I hope nasagot ko yung question mo boss Christian. So hindi ako naglalagay ng methylene blue, yung iba naglalagay, oo may naglalagay, pero ang hatching rate pala isa if na-fertilize lahat ng itlog, maganda yung similya ng lalaki and hindi tawag doon, maganda ding itlog ng babae, yung itlog at ng sperm ng lalaki, marami ang hatch talaga kung condition yung babae at lalaki and hindi stuck ang itlog ng babae goldfish. So right, I hope na sagot ko yung question mo boss. So next question,
from RJ Boss RJ Makpal. Boss, pila ka oras after ma-handspoon ang goldfish bago i-drain ang tubig sa planggana? Right, follow-up question to from Christian, and ito magandang question din to. Sa akin mga boss, pinapatagal ko ng mga 10 minutes, average 10 minutes. Then before ko dinidrain yung tubig sa planggana. So average 10 minutes. Tapon mo yung tubig na pinag-handspoon mo, yung gamit mo pag-handspoon. Tapon mo yun. Tapos, abanwasan mo ng malinis na tubig, saka mo ilunod sa fry pan mo. So, ayan. I hope na sagot ko yung question mo, boss. RJ. So, right. Next question. From Clint Dominic. Boss, kanang pag-handspoon ni mo, dayon ng itlog. Dili mo pilit. Bugok na ng mga itlog. Dayon pila ka hours before ni mo i-change water ang tubig sa handspoon. O yun, same question. But may question dito na yun daw hindi dumidikit na itlog sa planggana. Bugok ba daw? Or let's say, unfertilized? Hindi siya... ano ba tawag doon? Basta unfertilized siya. Oo. Madalas yung nangyayari pag ang itlog na galing sa, based on experience ko, ang itlog na galing sa female is stuck. Yung parang bang, let's say, dapat inilabas na niya nung lapat last drop niya, hindi nalabas yung mga, basta may nangyayari na sa goldfish niyan, hindi niya nalay yung itlog niya. So yun, bugok yun, yung hindi didikit. So yun yung bali hugasan mo yung planggana, yun yung itatapon mo. Kasi pag hindi mo hinugasan yung planggana at andun yung mga itlog na hindi dumikit, ang mangyayari dun is magpupunggus, magkakapunggus. So yung fungus, madadama yung fertilized na egg. So dapat linisin mo yung hindi dumikit. So alright, so I hope nasagot ko yung question, boss. So next question from Edward Newgate. Boss, unsa yung gamit ni mo pag brown out? Unsa pod pwede gamito ni case walay kuryente? Right, magandang question din to. Yung tanong niya pala is Bisaya kasi. So, ano daw gamit pag brown, anong gamit na pump siguro pag brown out? And anong gagamitin pag walang gagawin? Or gamitin kung walang kuryente. So right, dito sa amin mga boss, dito sa area ko, pag walang kuryente, ang wala akong ginagawa kasi alam kong tatagal yung isda ko. Hanggang tested ko to mga boss, tested ko talaga to hanggang 12 hours kasi ang brownout dito pag may schedule is 6 to 6. So wala akong AC-DC, wala akong solar. Hinayaan ko lang. Pero ito dapat ang gagawin nyo before mawala yung kuryente. So hindi. Sige, nito na lang. Ito yung gagawin nyo pag before mawala yung kuryente. Or may walang mga may schedules, walang pang schedule, ito yung dapat nyong gagawin. So, ang gagawin yung mga boss is, hindi, ang importante pala na gagawin is siguraduhin nyo na ang aquarium nyo is malinis. Hindi siya polluted, maganda yung filtration nyo, malinis yung tubig, naka-regular water change kayo, and hindi crowded
yung aquarium, let's say aquarium or fish pond. Kasi pag crowded sila, walang, alam niyo naman, walang aeration yung tubig kasi walang kuryente, walang pump. So dapat handa kayo sa mga mangyayari pag walang kuryente. Yun. So, and one thing mga boss, huwag niyong pakainin yung isda pag walang kuryente. Huwag niyong pakainin. Kung naka-food timer kayo, kunin niyo yung food timer. Kunin niyo yung box ng food timer para hindi magpakain. Yun lang. So, I hope na nasagot ko yung question mo, boss. Next question. Matthew Liu. Boss, unsa imong pump anak ko? Pump sa, I think, sa fish pan ko na yung may baki shower. Ang ginagamit ko dito, mga boss, is 12HF Hyperflow na Ryu. Ryu. Ryu pump. Ryu na pump, 12HF. Alright. Ang ginamit ko lang isa 2 inches na pipe, number 2, para magamit mo yung full capacity ng pump. Right. Next question. From Shinton Moreno. Tanong lang po, paano malalaman na pwede na i-breed yung mga goldfish? Ang signs mo talaga or mga kung paano mo malaman yung goldfish kung pwede mo na i-breed isa sa female, tingnan mo kung yung tiyan ng female is malambot na siya na parang lalabas na yung itlog noon. Try mong himasin kung malambot na yung tiyan. And sa male naman, tingnan mo yung pectoral fin niya kung may mga white spots na yung breeding star niya. Yun, pwede mo na i-breed yun. And try mo ring himasin yung vent ng diin mo ng hindi naman masyadong malakas. Konti lang. Parang naghimas ka lang. Diin mo kung may lalabas na puti. Yun, pwede mo silang i-breed. Pag medyo malambot na yung tiyan and may malabas na puti and may marami ng breeding star. More breeding star, more aggressive na yung lalaki. So right. So next question. Boss, maayo pa ba ang gisi na fins from JC Kaadyang? Yes, maayo pa na boss. Gagaling pa ba daw yung fins ng isda? Yes, maayo po yan. Gagaling pa yan, boss. Pinaka maaga niyan is 2 days. 2 days. Basta maganda yung water quality mo. 2 days lang. To 1 week. Babalik din yan sa dati. So, right. Next question. From Boss Ralph Lister Waniza. Ano po pinapakain mo pilits na pilit sa mga breeder mo, boss? Ano daw pinapakain? Yung iba, dati, nagpapakain ako ng, kung merong makuha, nagpapakain ako ng itlog ng yung mga, ano ba tawag dun? Yung kitikiti, waya-waya, ng lamok, yung sa lamok, pinapakain. Yun, maganda yun pang kondisyon ng babae and lalaki, pang conditioning ng breeder. Pero ngayon wala akong makuhang itlog ng lamok or yung mga kitikiti ng lamok, wala akong makuha. And natatakot na rin ako baka magkuha ako noon, may akong may makuha man,
magkasakit yung isda ko. Kasi marami na ding cases na pagkuha mo ng live, yung dapna, yung chubby, yung salamok, pagkuha mo dun, siyempre kukunin mo sa madumi. May chances na makakakuha ka ng sakit na galing sa mga kanal, yung mga galing sa live foods. So right yun, iniwasan ko na. Ang ginagamit ko na lang ngayon is ang Aquamaster na wheat germ. Yun ang ginagamit ko for conditioning my breeders. So right, I hope na sagot ko yung question mo, boss Ralph. The next question naman from boss Enzo Arellano. So right, boss, paano kayo nagsimula mag-breed ng goldfish? Actually, boss, di ako ang first breeding ko talaga is koi. Kasi dati gusto kong mag-breed ng koi kasi mga koi yung malalaki talaga. Ganda talaga tignan. Nag-breed ako ng goldfish nung may nakita akong isang basta malaki talagang goldfish. Doon ako nainggan yung mag-breed ng goldfish. Bumili ako ng dalawang import at yun, binid ko dalawang oranda, red white oranda. Right, pangalawang question niya, kailan kayo nagsimula mag-breed? Hindi ko na matandaan. Koi pa, kailan ba yun? 2013 14. Hindi ko masyadong matandaan, boys, eh. Siguro mga 13, later 2013 or early 2014. Mga ganun. Next question from boss Enzo pa rin. May negosyo or work po ba kayo before lumaki ang production ng breed goldfish nyo? Actually, yung goldfish talaga is parang hobby ko lang talaga. Basta, personal na yun. Pero kung mag-breed kayo, okay din naman. Right, next question from boss Joel Ispra. So right, pila ka goldfish sa forfeit ni mo, boss? Ilang goldfish ang linalagay ko sa forfeit? Kung maliliit pa sila, mga boss, nasa mga juvie pa sila, linalagay ko hanggang dati naglagay ako 20 pieces. Okay din naman yung tubo nila, yung laki nila, paglaki nila, okay yung paglaki. Pero hanggang lumalaki sila, kunan mo ng pilian mo sa 20 pieces, mamili ka ng maganda talaga. So let's say 20 pieces mga paglalaki na sila, and sa tingin mo medyo mahina na yung tubo nila, gawin mo 10. Pag abot na sila ng mga 6 cm, gawin mong mga okay pa rin naman yung 10, siguro mga 8 7. And pag nasa mid size na sila, gawin mo na mga 5. And gusto mo talaga kang maging large or jumbo, 3. Pero ito lagi yung tandaan, mga boss, water change talaga. Water change, water quality, and quality feed para sa goldfish. So right, ayok na sagot ko yung question mo, boss. Next question, ipaka from John Himuni. Bossing, idol Tikoy, naalang ko yung kumata na ba unsa ipakaon
para magka-exam female. Ah, nasagot ko na to kanina mga boss. Anong pinapakain para sa female na breeder? Try nyo. Para safe Aqua Master na wheat germ. Try nyo yan. Maganda talaga. Another question from Tukmul's Collection. Right, shout out Tukmul's. Maganda na nga yan. Ano ba tanong niya? As lang unta ko, need pa ba ibutang sa cutie tank ang isda bisag siya ra isa ka grooming tank? Salamat. I think yung question niya mga boss is comment ka lang again mga boss Tukmul's Collection kung tama ko ah. I think yung ibig niyang sabihin is I think sa show yung sa online, need pa ba ibutang sa cutie tank ang sarap? Yes boss, kailangan mong ilagay yan boss kasi para malinis yung buong tank mo and walang mga lumot ganun. Kailangan mo yung siyang para naman bago yung tubig kasi let's say makikita mo yung sa grooming tank mo, makikita mo pa rin yung isda mo pero hindi siya clear, hindi clear yung tubig, so kailangan mo talagang ilagay. And other na naintindihan ko naman, baka ibig mong sabihin is kailangan i-cutie ang isda. Need pa ba ibutang sa cutie tank ang isda bisag siya ra isa? Kung bago yung isda and walang isda and bago yung setup mo and bago yung isda, pwede mo naman ilagay kagad. Siguro adjust mo muna yung isda bago mo pakainin. Yun lang. So right, I hope na sagot ko yung question mo boss. And additional question from Tukmul again. Tukmul's Collection again. Boss, ask lang ko unsa kabaga imong glass anang imong 4 feet na tank. Standard boss, 1/4 ba? Oh, parang 1/4. 1/4. Yan siya. 1/4 glass. Di ko masyadong familiar sa MM. Ilang MM yan? Basta 1/4 siya boss, pang aquarium. Basta maganda lang yung bracing, walang problema yan. Question from Boss Robert Clyde Gicosala. Dol, pila ka months pwede mag-breed ng goldfish? Ilang months daw pwede mag-breed ng goldfish? Yung iba talaga mga boss, di mo masabi kung magmamature sila. Yung iba kasi nagda-drop na, nag-breeding na at early age. Pero average siguro 6 months pwede mo na i-breed yung goldfish. Pero ako, pinapalaki ko muna yung goldfish. Pinapalaki ko hanggang large para yung itlog nila, paglabas ng itlog, marami kang makukuwang fry. So right, I hope na sagot ko yan boss. And next question kay Boss Ultra Game 356. Boss Tikoy, unsay buhat para mawala ang kuto sa goldfish? Ang kuto mga boss isa kung argulus, kayang-kaya yan, dimilin, kayang-kaya yan. And about sa angkor naman, mas maganda siguro bunutin mo yung angkor and gamitan mo ng ocean prey na pula, yung anti-parasite special. Parang ocean prey na pula, anti-parasite, maganda yun and mura. So next question from Ken.
bro, unsay gamit? Same na sagot ko na to, 12 HF yung pump na ginagamit ko sa fish pan. 12 HF lang yun, boss. Limitan mo lang ng 2 inches na pipe. Next question from Boss Real John Lapinin. Dol, unsay reason na usually 6 feet up na tank kay gagal damage like sa imuha case, tungod ba na sa pressure? Sa akong bakit daw nadadamage yung malalaki na tank? Pag 6 feet na kasi, boss, kailangan mong gamitin para sa akin sa 1 half na 1 half yung gamitin mong thickness ng glass para solid talaga. And lagyan mo ng siguradong bracing, magandang bracing sa ilalim at sa ibabaw, sa itaas, para solid talaga, hindi siya basta-bastang masira, diba? So sa case ko naman is nangyari dun is yun nga, hindi naman tayo perfecto ang nangyari is ha, mahilig kasi yan sa yun sa bandang likuran, and siguro na nag-leak na lahat yung isang side, kumalas yung silicone, kaya yun, nabaklas na lahat talaga ng likuran na side is na baklas talaga lahat. So inisip ko rin na baka medyo matanda na rin ng aquarium, pinalitan ko na lang. Pero basta 6 feet up, boss, gamitan mo ng 1 half na glass para kampante ka. So, right, next question. Konting kalam, paano ginawa yung mushroom? Tingnan mo yung kwan, boss. Tingnan mo yung video na setup ng 7 feet. Pinakita ko yung mushroom kung paano ko ginawa, anong mga piping ginamit ko. And pag gagawa ka ng mushroom, siguradihin mo lang na malakas yung pump mo para lalabas talaga yung tubig na parang mushroom. So right, that's the last question, and I hope nasagot ko yung mga question nyo, mga boss, and I hope mayroon kayong nakuhang idea and tips about fish keeping and goldfish keeping. Syempre goldfish keeping tayo, diba? Yan na yung last question, mga boss, and sa mga next na question naman, gather naman natin yan lahat para sa next naman na Q&A. Sasagutin natin yan kung kaya, and based din sa aking experience. So right, hanggang dito na siguro tong video, mga boss. And sa mga boss natin dyan na hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na yan and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. And kita-kits tayo sa next video. Kakalin natin yung Calico Randa. Right? So hanggang dito na lang, mga boss. This is Tikoy House sabing babush.